Magandang araw po mga ka-farm. Andito na naman po tayo sa isang araw ng dagdag kaalaman in banana farming. So mga ka-farm, andito po tayo ngayon. Ang gagawin po natin ngayong araw na ito is mag-steam spray po tayo. So last 8 months ago, ginawa na po natin ito. So upon our survey mga ka-farm, so nagpa-perform po tayo ng steam sanitation and de-seeding. So ito po yung paglilinis ng ating mga puno ng saging para po makita natin yung mga aphids or mealybugs na ninirahan sa ating mga saging. So this steam spray po na gawin natin ngayon is prevention from multiplying the mealybugs causing dirty, no, banana. So na maninirahan po sila sa puno ng saging, aakyat po yan sila sa bunga. And this is also a prevention para po ma-minimize po natin yung pag-spread ng aphids na nagkukos ng bad setup. So ang sinasabi ko pong disit po o yung steam sanitation, ito po yung mga ka-farm. Ali po. Ito. Nasanitize po ito. Ayan. Kitang-kita po yung itong cut. Ayan. So, dito pa. Ayan. So makikita po lahat ng puno natin is na-disit na po yan. So mas maganda po kung papaluapan natin ng steam spray. So this is a practices po para po hindi dumami yung mga mealybugs na nagbibigay problema sa ating saging. So this is also recommendation for minimal o ma-minimize po yung pag-spread ng bunchy top. So may mga chemicals po tayo ginagamit dito is prescribed chemicals from the Progressive Company which is recommended po. So dito po tayo mga ka-farm. So kailangan po natin i-maintain yung pag-lininis ng ating mga farm para nang sa ganun po mabigyan tayo ng magandang resulta. So balik po tayo dito mga ka-farm. Ito po papakita natin yung mga kakailanganin natin sa operation na ito. So siyempre po, ma-improvise po tayo na lalagyan ng tubig, no? This is a pure water, no? So ito yung gagamitin nating tubig. So ito yung paglagyan natin. And then we have here yung rechargeable na sprayer. So bagong charge po yan, no? This is 16 liters of water. So ito po yung gagamitin natin ngayon. And of course, we have also here protective mask, goggles, and rubber gloves. Tsaka ito po, yung gagamitin natin chemical which is recommended, no, from the Progressive Company na nag-ask po tayo ng advice kung ano po magandang gamitin. So, last 8 months ago, nag-spray po tayo, ginamit natin yung IntroGuard. So, this time po, gagamitin natin is Cypermethrin or Cyrox made by UPL. Na? Ayan. So, ito po yung makikita natin yung sa picture po. Makikita natin yung gaya niyang i-eliminate dito sa loob ng farm na nagbibigay problema sa ating mga saging. So, ang recommended po na mixture nito is for banana, thrips, scarab beetle, ayan. Kasama na po yan yung mga iba pang insekto. So, 16 liters po is equivalent to 1 tablespoon and 16 liters of water. So, sinukat mo natin 14 ml po na Cyrox yung ilalagay natin sa 16 liters na tubig. So, mayroon doon yung pagsukatan dito mga ka-farm. Ito po. So, 14 point something kasi. So, i-round up na natin ng 15. So, prepare na po ang lahat. Tara po at saka mag-steam spray na tayo para po maiwasan na pagdami ng aphids, pagdami ng mealybugs na nagbibigay problema sa ating mga saging. So, balik po tayo mga ka-farm. So, magsisimula na po tayo. At the first and foremost, ang gagawin natin is magsusuot mo tayo ng protective gears. So, ito yung katsa.
gloves for avoid direct contact. Yan. Rubber gloves po. So actually mga ka-farm, yung gagamitin natin is green label, no? Ang mga chemicals po ay may tatlong label na color. So this is green, may blue din tayo at saka may red. Yung red po, sa pagkakaalam ko mga ka-farm, is a prohibited na chemical yun kasi harmful masyado yun. So secondly is yung blue, saka ito yung recommended talaga ng EPA. Magmimix po tayo. Simple lang po. Open nyo lang. Bilisan nyo muna yung strainer natin. Kailangan po walang kasamang ano. Yan. Tapos 15 ml. Tingnan natin ha. 15 ml sa isang pakabak o yung sprayer na naglalaman ng 16 liters tubig. Yan. Okay. Cypermethrin po o Cyrox. Tandaan niyo po yung label. Tingnan niyo po 'yan. Cyrox 5EC. Okay. So lalagyan na po natin 'yan ng tubig. So balik po tayo dito mga ka-farm. So nakapagtimpla na po tayo ng 16 liters na kasama yung Cyrox o yung pag ginagamit nating chemical. So pang steam spray. So ito po yung punteriya natin mga ka-farm. Ito po, papakita ko na sa inyo. Ito yung na-steam na. So ito yung mga minimal na mini bugs. No? Yan. Pag hindi natin eliminate lahat yan is dodoble po yan. No? So we need to steam spray. So dito po, yan, may mga ano pa yan, no? Mga langgam. Ayan. So ito. Spray natin dito. Huwag lang po tatamaan yung bunga, ha. Hindi na ito na dapat kailangan tamaan yung bunga. Steam lang po. No? Steam. Steam spray. So ito. Dapat mag-ingat tayo na hindi natin tamaan yung bunga. Kasi po baka mag chemical residue. So magmi-mix yung ginagamit natin diyan na ibang prescribed chemicals. Dito po tayo sa steam para po maiwasan natin yung pagdami ng aphids o yung milibag. Ayan. So all you have to spray dito hanggang dito. Ayan. Pag dito kayo, iwasan niyo yung bunga. Dito lang tayo sa katawan. Sa steam lang tayo, solo steam. Saka yung follower na rin. Pwede. So, sa ganung paraan po, maiwasan natin yung pagdami ng mga millibugs at saka mga aphids. Lalo-lalo na po yung aphids para po prevention yan sa pagdami ng banshee tab dito po sa loob ng farm. So, let's start po! Ganyan lang po kadali ang pag-perform ng steam spray. After po ng steam sanitation, mas maganda po yung bibigyan na natin yung steam spray sa saging. For prevention po sa pagdami ng millibugs at sa pag-control po ng mga banshee tops. So mga ka-farm, tandaan nyo lang po palagi yung procedure natin. Lalong-lalo na po yung pagsusuot ng PPA o yung protective gears po natin kasi po chemicals yung ginagawa natin mga ka-farm eh. So yung sobra pong chemicals na hindi natin nagamit, ilagay nyo po sa safety na lalagyan
tapos po yung hindi naabot ng mga bata. So sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa channel natin, lalong-lalo na po doon sa mga nagsisimula pa lamang in farming. So sana po ay may mga bago kayong natutunan at saka ma-apply po natin sa pagpapalago ng ating farm. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please po, don't forget to hit the bell button and subscribe. Maraming salamat po!